huwag mag-DIY ng body piercings. Madalas kasi nauuwi yan sa impeksyon. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Sino mahilig magpa-body piercing? Sa profesional ba kayo nagpapagawa? O dini-DIY nyo lang ito? Namamaga at tila na impeksyon na ang pusod ng sumugod na kliyenteng ito ng Aesthetics, Tattoo and Body Piercing Clinic sa San Miguel, Bulacan. Inamin daw ng kliyenteng siya lang ang gumawa ng body piercing. Mabuti na lang, naagapan agad. Last night lang, and then the next day, pagising niya, akala niya nawawala ang jewelry, pero in reality, bumaon na pala yung buong hikaw na ginamit niya doon sa loob ng katawan niya para sa navel piercing niya. Maraming nakitang pagkakamali, kabilang yung hindi surgical grade jewelry o angkop sa body part ang kinabit at marumi at unsterilized ang mga instrumento. Ang masaklap, malaki ang posibilidad na infected na rin ang kanyang mga ginamit at maaari pang makapagdulot ng sakit sa iba pang gagamit. Pag DIY kasi, usually hindi nila alam yung mga consequences na pwedeng mangyari sa kanila. Pwedeng mag-cause ng hepatitis B or C, or pwede naman na minsan nagpi-pierce lang sila dahil gusto nila, hindi nila alam kung anong part ang gagawin, saang part sila magpi-piercing, pwede matamaan yung kanilang mga nerve na magpo-cause ng nerve damage. Nasa 1,000 ang presyo ng pagpapa-piercing sa mga profesional. May kamahalan man, mas magastos pa rin ang maospital sakaling sumablay ang mumurahing pagpapabutas. You need to reconsider doing it. Ang isang piercing session is very much like performing a medical procedure na. So, kung gusto maging isang certified na piercing artist, humanap ng tamang organization na may proper trainings and seminar with the Department of Health, huwag gawing biro o libangan ng pagkakabit ng piercing sa katawan. Lagi nating isaalang-alang ang ating kalusugan. Hindi lahat ng DIY basta-bastang pwedeng gawin. Ugaliin daw ang paghahanap ng abiso ng mga profesional nang sa gayon ay walang mapagsisisihan. Mobile Journalist Merimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.